napakadami na talaga ang mga sports bike sa iba't ibang brand, at kahit anong brand pa yan eh, di mo talaga masasabi na walang dating ang sports bike. At kilala ang brand na Yamaha sa napakagandang mga motor nila. Mapaliter bike, mid-range sports bike category, mga naked bike, talagang mga maaangas talaga. Kahit sa kanilang mga small cc bike, talagang ang pupogi. At isa ang Yamaha R6 sa pinagmamalaki ng Yamaha pagdating sa mid-range sports bike category nila. Bukod kasi sa napaka-porma, napaka-aggressive looking ng motor na to, eh napakalakas din naman talaga ng kanyang power output. Pero dito sa video na to guys, is pag-uusapan natin ang motor na kamukhang kamukha ng Yamaha R6. Kopyang kopya talaga. Kaya tara guys, at samahan nyo ako na pag-usapan ang motorcycle na ito. Pero bago tayo magsimula, eh baka pwede naman na pa-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para ma-update kayo sa susunod na aking i-upload. Tara guys, at pag-usapan na natin ang motor na ito. So let's go mga kay-partner. Make sure nga pala na makasama ko kayo hanggang dulo para malaman nyo ang iba pang mga detalye may kinalaman sa motorcycle na ito. Ang motor na to guys ay nagmula sa China. Yes po, China bike ang pag-uusapan natin. If di nyo bet or naiinis kayo sa mga China bike, okay lang po sa akin na huwag nyo na tapusin ang video na ito. Kasi ito ay request ng isa nating subscriber na China bike lover. Kaya guys, pagbibigyan ko ang kanyang request at gawin ang video na ito para malaman din ng ilan nating mga subscriber kung ano ba talaga ang tungkol sa motorcycle na ito. Kaya dun sa mga hindi po China bike lover, eh, pinasisigla ko na lang kayo na ang motor na ito ay ang Huayin R6. Ito guys ang replica ni Yamaha R6. By the way guys, natigil na nga din pala ang production ng Yamaha R6 at pinalitan na nila ito ng Yamaha R7. Ang Huayin R6 ay gawa ng companying Longsin. Yes, kilala na nga ang brand na ito, ang Longsin. Ito ay isa ding malaking company motorcycle na nasa China. Pagdating sa panlabas na anyo guys, is talagang R6 na R6 kapag titignan. Syempre, ganun talaga ang mangyayari doon. Pero sa engine specs and another features, doon na talaga magkakatalo. Ang engine displacement ng motor na ito guys is 500cc, samantalang si Yamaha R6 is 600cc. Ang Huayin R6 is merong 2-cylinder na malayong malayo kay Yamaha R6 na meron naman siyang 4-cylinder. Ano ba ang pinagkaiba ng 2-cylinder sa 4-cylinder? Number 1, may maganda at malakas at matining na tunog sa 4-cylinder at mas malakas na power output at malakas na performance ang ibibigay ng 4-cylinder. Sa 2-cylinder naman is hindi tunog leader bike na mga inline 4 engine. And syempre, mababa ang power output ng mga bike na ito kumpara sa naka 4-cylinder. Ilan kaya ang maximum power and torque ng motor na ito? Ang motor na ito ay kaya niyang mag-produce ng 37 HP maximum power at 35 Newton meter of torque sa maximum power pa lang guys, no. Makikita nating malayong malayo na ito sa Yamaha R6 na nagpo-produce ng 118 HP, samantalang sa Huayin R6 is 37 HP lamang ang kanyang kayang i-produce sa kanyang maximum power. Dahil nga ito guys is ang Yamaha R6 ay naka inline 4, samantalang si Huayin R6 is dual cylinder lamang. Pero kung titignan sa bodyworks at look ng Huayin R6, kopyang kopya talaga sa kanyang front, sa taillight, tank, R6 na R6. Yung tipong kapag unang tingin, Yamaha R6 talaga ang masasabi mo. Pagdating sa kanyang braking system is naka dual disc brake na ito sa unahan at single disc brake naman sa likuran. Naka ABS na din ang motor na ito para sa kanyang karagdagang safety features. Naka inverted port naman ang kanyang suspension sa unahan. Monoshock naman sa likuran. Side fairings nito, ang pagkakadesenyo ay kuhang-kuha talaga sa Yamaha R6. Meron na din itong adjustable brake and clutch lever. Pagdating sa kanyang panel gauge, full digital na siya. Pero di ako ganoon nagandahan sa kanya kasi nung unang kita ko para siyang panel gauge ng Kawasaki ZX-10R Special Edition. Kung ZX-10R replica to, maaangasan ako kasi pati panel gauge na gaya, kaso replica ni R6 to eh. Sana man lang ginaya na din yung panel gauge ni R6.
Okay. Ngayon, magtataka ka talaga kung bakit sa China ang daming mga replika na motor. Samantalang dito sa atin, di dinadala, samantalang madami dito sa atin sa Pinas na nagtatangkilik sa mga China bike. Ito kasi ang reason, guys. Sa bansang China kasi, guys, is di mahigpit ang batas na patent at di ganon kahigpit ang copyright sa kanila. Kumbaga, walang problema na gayahin basta sa local market lang ibebenta. Yes po, local market lang. Kaya kung tatanungin mo kung ilalabas yan dito sa Pinas, napakalabo po kasi tulad ng nabanggit ko, mahigpit ang Pilipinas pagdating sa batas na copyright. Mahigpit dito sa Pilipinas pagdating sa patent, kaya malabo na ilabas yan dito. Ang patent kasi ay isang intellectual property ng isang brand. Nagsasagawa muna ng mga ganitong hakbang ang iba't ibang motorcycle company para sa rights ng kanilang produkto. At dahil ang China is hindi ganon kahigpit sa batas na yan, hindi sila ganon makakasuhan dahil sa local market lang naman nila ito ibibenta. Kung ibibenta na nila ito sa iba't ibang bansa, ibang usapan na yan, himas rehas na yan. Talagang nakakapanghinayang, no, sa halaga ba namang 175,000 pesos, may Yamaha R6 looks ka na. Siyempre, ginawa ko ang video na ito para mapagbigyan din ang iba nating subscriber na naguguluhan at nagtatanong sa mga detalye ng motor na ito para masagot ang tanong nila kung lalabas ba yan dito at ano-ano pang detalye sa motor na ito. Kaya po ginawa itong video na ito. Napakadami na talagang mapagpipilian na motor, lalo na sa mga sports bike category. Nakakalungkot lang na yung ibang mga gusto natin motor hindi naman nilalabas dito sa Pinas, lalo na't kung China bike lover ka. Ganun pa man, okay lang yan. Madami pa namang ibang motor dyan na mura na maaangas pa. Kayo guys, ano ang masasabi nyo sa motor na ito? Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to, guys, baka pwede naman na pahingi ng isang likes mula sa inyo. Maraming salamat sa inyo, guys. At sa tingin ko, guys, is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko rin kayo, guys, na isubscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na aking i-upload. Maraming salamat po. So dito ko na lang tatapusin, guys. Ichiboy. Thank you.